Welcome back po sa ating channel. For today, papakita ko po kung paano ko ginagawa yung Ilocano style na bibingka. Let's go! Samahan niyo ako! 2 eggs 2 tablespoonful of brown sugar, a pinch of salt, and mix. Ayan, mix na po siya. Ilalagay na po natin yung lukewarm water. Ayan. Then mix again. Ayan po, ito po yung coconut oil na gamit ko. Isiseparate ko po yung white. Tapos yung sa ilalim may oil doon. Yun yung ihahalo ko sa may butter na ginawa natin. Ayan po, ihahalo ko na po yung oil sa may ilalim ng coconut. Coconut can. Sa ibang bowl, inilagay po natin yung ating 400 grams na glutinous fruit. Tapos, yung mixture ng mga sangkap, ilalagay, unti-unti po natin ilalagay. Ayan na po siya. Mix lang po natin siya. Mix well. Then, mix again. Mix po natin hanggang maging smooth siya. After that, isasalin po natin siya sa baking pan natin. Ayan. At ready na siya guys para ilagay natin sa preheated oven natin. Nagpainit ako ng palayok para sa ating latik. Ayan guys, medyo malapot na siya. Ilalagay natin yung 4 spoonful of brown sugar. Yung sugar po na ilalagay natin is depende po sa ating panlasa. Kung gusto natin ng medyo mas matamis, dagdagan po natin siya. Ayan po, lumapot na po ang ating latik. Pwede na po nating patayin. Tapos pag tumigas na or naluto na yung ating biko, na inilagay natin sa oven, pwede nating i-toppings itong latik. Ayan po, matigas na po yung ating biko. Pwede na po nating ilagay yung ating latik sa ibabaw. Ayan, mix natin siya. Itutuloy po nating lutuin siya. Ayan na po siya. Hintayin na lang natin po siyang mag-cool down. Tapos slice natin siya. Ayan na po siya guys. Masarap sa pangkape. Very creamy po siya. Try nyo po. And thank you again for watching my YouTube video. And don't forget to like, share, and press the bell button for more updates. Bye.